Kamusta mga Cancer? Magandang araw sa inyo. Meron akong bagong isi-share sa inyo na pain sa mga payaw, sa bahura. Pwede rin ito mga Cancer. Ito ay dip sabiki na sinasabi, yung handline jigging. Pwede rin sa balsa, yung pantulingan. Pwede sa mga bahura na yung mga tikil, lapu-lapu, at saka talakitok. Ginagamitan lang ito mga kahunter ng sinker na bato, yung tinatalian ng buli, kung alam niyo yung buli. Ito mga kahunter, ipapakita ko sa inyo. Gagamit lang tayo ng holographic ribbon, ayan o. Makintab ito mga kahunter, parang stainless din ito na yung pinitpit na stainless. Rainbow siya, rainbow. Yan. Tapos, gagamit lang tayo ng ito, plastic bottle. At saka UV resin, babalutan lang natin siya mga counter ng UV resin at saka iilawan ng UV light para hindi siya matanggal sa hook na gagamitin natin. Gagamit tayo mga counter ng hook na stainless. Ito, ganito oh. Yan. Handmade ito mga counter. Stainless ito na asiro para hindi siya kalawangin, hindi masayang yung pain natin pag hindi natin magamit ng ilang araw kung walang pahuli. Pwede natin siyang i-stack at hindi masasayang yung pain natin kasi stainless yung gagamitin natin yung hook. Okay mga Cancer, sundan nyo yung video ko na ito. Sana may matutunan kayo sa gagawin kong pain. At kung bago pa lang po pala kayo sa channel na napadpad dito sa akin channel, ay pakisubscribe na rin mga Cancer at pakilike yung mga ina-upload kong video. Okay mga Cancer, salamat sa inyo at God bless sa inyong lahat. Yan mga Cancer, susimulan na natin ito. Ito yung nga pala yung ano, plastic bottle. Ayan, manipis lang siya. Ang gagawin lang natin ay ganito. Tatabasin lang natin siya ng gunting. Meron lang tayong gunting. Ayan. Ayan. Tapos i-ano lang natin sa hook ang haba niya. Ayan, pag ganyan. Ang size nitong hook mga Cancer, kung bibili kayo yung mustard na hook, ang size nito kasing size ng mustard na numero 3 mga Cancer, numero 3 ito ang size sa mustard. Pero ito mga Cancer ay stainless ito yung gagawin ko kasi mas maganda yung stainless kasi hindi yung kinakalawang. Ayan. Tapos yung pagkata ano natin ng pan, tatabasin lang natin ito. Ikukurti natin parang isda. Ayan na siya. Ayan, kung nakikita niyo. Medyo masilaw lang. Ilalagay natin yan dito sa yan pa ganyan siya. Oh. Tapos magtatapos lang tayo ng holographic na ribbon. Ayan mga Cancer, nakatabas na ako ng pattern. Ayan, ito yung mga ilalagay natin pattern sa hook. Ayan, bali ibabagay lang natin mga Cancer yung haba ng pattern dito sa hook. Mga 1 and 1/4 inch siguro yan ang haba ng size niyan. Lalagyan lang natin ito ng ano, ng UV resin.
Tapos ito ilalagay natin dito. Ililigit natin siya. Yan mga tanker. Bali ang paglagay lang natin dito ng UV resin dito sa kabila ay kakapalan lang natin ng pagpatak ng UV resin para hindi siya matanggal. Kasi pag natuyo itong UV resin ay napakatigas mga kahanter. Matigas siya pag natuyo na. Ayan. Bali, pakunti-kunti lang hanggang sa kumapal yung UV resin na in-apply natin.
para pag natuyo yan, matigas na, hindi siya matatanggal kahit kainin siya, sibarin siya ng isda, hindi siya basta-basta matatanggal. Ganun din dito mga kanter, yan o. Bali, patungan lang natin siya ng liberation. Kasi pag natuyo yung liberation, ay matigas na, matigas siya. Hindi na yan matatanggal. Saka, ayan o. Ganyan na yung style niya, ayan o. Ayan yung hook. Yung iba kasi, kung nahirapan kayong gumawa ng yung sakawo ng chinilas, yung kinakorte na, ano, yung kinakorte siya na isda-isda, ito, kung meron lang kayong ganitong mga materialis, pwedeng kayong gumawa ng ganito, mga kanter. Ayan, lagyan nyo lang na, yung iba yung nilalagay ay ano, yung sticker na nabibili sa mga Lazada na yung itong makintab. Itong sa akin eh matagal ko na itong gamit, itong holographic na ribbon, plastic ribbon. Wala itong, hindi siya ito dumidikit. Abali na ano ko lang na sa tingin ko ay pwede yan. Ito yung nilagay ko. Pero kung meron kayong mabili mga hunter na ano, yung sticker, yung sa mga Lazada na order, mas maganda yun mga kanter kasi may pandikit yun. Pag dinikit mo yun sa ano, ay maganda yung kapit niya. Pero ganun din yan, ganun din sila ng ato yung holographic. Kasi pag i-applyan mo na yan ng, ano, ng UV resin, at pag natuyo yung UV resin, ayos na, matigas siya. Hindi yan basta matatanggal. Okay mga kanter. Ayan mga kanter, bali ilalagay natin siya sa nylon. Ang size ng nylon ay numero 20 na Pioneer. Ang haba nito papunta dito sa yan o, yung swivel kung nakikita niyo. Pitundi pa yan mga kanter, pitundi pa yan. Bali i-ano natin siya, ilalagay natin siya sa hook ha, ganyan. Tapos ipapasok lang natin dyan o, yan o, yan, pupasok dyan. Ipapasok natin ito pa ganyan, no? isang ano sa butas bago ipapasok dito sa pain, yan, ganyan. Ganyan lang kasimple mga kanter ang pagtali, yan. Yan, ganyan na siya, no? Tapos, pagkatapos nito, kung gusto natin subukan ito sa mga bahura, kung may bahura dyan sa inyo, sa pumunta lang tayo sa mga 30 dipa na bahura, kuya 20 dipa, 25 dipa, yung sa mababaw lang. Ito yung gagamitin natin sinker, bato. Ito, buli ito, dahon ng buli. Yan mga kanter, isasabit lang natin yan pa ganyan. No? Isasabit lang natin dito, video dolo, yan ganyan. Para pagdating sa ilalim, paghila natin, pagdating nito sa ilalim, pagsayad sa, ano, sa ilalim, hataakin lang natin ng bigla, ito. Yung pain yan, pag nakawala na siya, saka na natin siya hilahin pataas ng mabilis yung paghila pataas. Parang jig din, parang nijigigig din mga kanter. At pag nakita yan ng, ano, ng talakitok, tulingan, at yung mga islang bato sa ilalim, ay sisibarin yan ng isda. Kasi ayan, tingnan nyo. Okay mga kanter, sana may natutunan kayo sa aking tutorial video na in-upload. Salamat sa inyong panonood at pagsuporta sa aking channel. Naka 9,000 subscriber na rin ako mga kanter. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong pagtangkilik sa aking mga in-upload na video. Okay, God bless po sa inyong lahat.